Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan ang 2014 action thriller mystery suspense movie na may pamagat na In the Blood. Sa pagsisimula ng pelikula ay makikita ang isang dalagang nagngangalang Avon na nagising na lang sa gitna ng gabi. Nasaksihan nito kung paano tinapos ng mga pumasok na dalawang magnanakaw ang kanyang ama. Kapansin-pansin na tila hindi man kinabahan ang dalaga at nagawa pa nitong makuha ang shotgun ng ama na kanyang ginamit agad pang tapos sa dalawang magnanakaw. Makalipas ang ilang taon, sumapit na ang isang espesyal na araw para kay Ava kung saan ikakasal na ito sa kanyang pinakamamahal na lalaking si Derek. Bagaman tutol ang mayaman na pamilya ng nobyo niya ay hindi pa rin ito naging hadlang upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib. Matapos ang kasal ay agad silang nagtungo sa Puerto Rico upang dito na sila mag-honeymoon at mag-enjoy na rin bilang bagong mag-asawa. Pagsapit ng kinabukasan ay buong araw silang nagpakasaya sa mga iba't ibang atraksyon at tourist spot sa lugar. Kinagabihan habang nasa isang restaurant sila ay nakilala nila ang isang tour guide na nagngangalang Manny na agad silang inalok na magpunta sa isang magandang bar sa lugar. Nang kanilang pinaunlakan ang alok nito at nasa kalagitnaan sila ng pagsasaya sa nasabing bar ay biglang lumapit ang isang mayamang gang leader na may alias na Big Biz. Pilit nitong kinukuha si Ava at inaayang sumama na lang sa kanya. Nang pumalag si Derek sa ginagawa nito ay bigla na lang nagwala ang nasabing gang leader. Agad din namang gumanti si Ava at kanyang pinaggugulpi ang mga gangster na bumubugbog sa asawa niya. Dahil sa galit ay mapapansin na hindi na nito nakontrol pa ang sarili at kanyang walang tigil na inupakan ang mga babae na kasama ng grupo. Nang maawat nila Derek at Manny si Ava ay nagmadali na silang umalis sa bar sakay ng isang pampasaherong kotse. Nang makatulog si Ava dahil sa matinding pagod ay napanaginipan nito ang mga nangyari sa kanya noon nang dinukot siya ng isang grupo ng gang na gusto siyang pagsamantalahan ay walang kahirap-hirap niyang iniligpit ang mga ito at makikita rin na mula pala pagkabata ay dumaan siya sa matinding pagsasanay sa kanyang ama upang maging isang malakas na babae. Kinabukasan upang malimutan ang mga nangyari kagabi at ma-enjoy nila ang kanilang honeymoon ay nagpunta ang mag-asawa sa isang zipline park. Sa una ay naging maayos at masaya naman ang lahat pero nang si Derek na ang sumalang ay bigla na lang nasira ang protective belt na kanyang gamit. Sinubukan agad siyang tulungan ni Manny pero sa kamalas malasan ay tuluyan ng nakabitaw si Derek at bumagsak siya sa gitna ng gubat. Nagmadaling nagpunta si Ava sa nasabing gubat upang hanapin ang asawa. Natagpuan na lang niya ito sa masukal na bahagi ng lugar at sa kabutihang palad ay nabuhay pa ito at tanging bali sa mga binti lang ang kanyang natamo. Pagkarating ng ambulansya ay katakataka na hindi siya pinayagang sumama sa loob ng sasakyan at sinabihan siya ng mga medical rescuer na sumunod na lang sa ospital. Naguguluhan man ay hindi na pinahaba pa ni Ava ang pakikipagtalo at kanya nang pinaalis ang ambulansya. Gamit ang nirentahan nilang motor ay sinundan ni Ava ang asawa papunta sa ospital, tuluyan siyang naiwan ng ambulansya nang biglang mabundol si Ava ng isang kotse. Agad namang nag-offer ang driver na siya na ang maghahatid sa ospital na kanyang pupuntahan. Ngunit matapos niyang makarating ay sinabi ng nurse staff na wala namang lalaking nagngangalang Derek ang sinugod sa kanila. Sumubok din si Ava na maghanap sa iba pang mga ospital at clinic sa buong bayan subalit pare-pareho lang ang nakukuha niyang mga sagot. Inabot na siya ng madaling araw sa paghahanap kaya lumapit na siya sa mga pulis upang i-report ang mga nangyari. Habang nagpapahinga ay muli na naman niyang napanaginipan ang kanyang ama kung saan tinuturuan siya nito na huwag magtiwala sa iba at ang tanging sariling kakayahan niya lang ang dapat niyang asahan sa mga gipit na sitwasyon. Kinaumagahan nang lumapit siya sa hepe ng lugar na si Chief Ramon ay tila inaakusahan pa siya nito at hinusgahan dahil sa kumalat na viral video niya habang ginugulpi niya ang mga gangster sa bar noong nakaraang gabi. Dahil tila walang pakialam ang mga pulis sa problema niya ay mag-isa niyang hinanap ang asawa sa buong lugar at nagpakalat din siya ng mga missing poster ni Derek. Bumalik din siya sa zipline park kung saan naaksidente si Derek upang kumprontahin at paaminin ang lalaking trabahador kung sino ba talaga ang mga tinawagan nilang nagpanggap na medical rescuer na kumuha sa asawa niya. Dahil sa takot na ihulog siya ni Ava ay umamin ang lalaki na si Manny talaga ang may kakilala sa mga nasabing lalaki. Nang makita ng mga pulis ang recording ng pag-amin ng trabahador sa zipline ay inaresto pa siya sa halip na gamitin itong ebidensya sa kaso.
Sinubukan niyang pumalag ngunit mabilis siyang pinagtulungan ng mga kapulisan at sinabi ng hepe na may kaso rin ang ginawa niyang pananakot sa nasabing trabahador. Napagdesisyonan din ng hepe na ihatid na si Ava pauwi sa Amerika at maghintay na lang siya sa magiging resulta ng kanilang pag-iimbestiga. Habang nasa isang barko kasama ang pulis na maghahatid sa kanya pauwi ay sinabihan niya ito na kailangan niyang gumamit ng banyo. Matapos sumama ng pulis sa loob ay makikita na inakit siya ni Ava na siya na ang magpunas ng kanyang hiyas. Nang tuluyan niyang mauto ang pulis ay kanya itong pinatulog sa isang sipa lang. Mabilis din niyang tinanggal ang kanyang posas at lumangoy sa dagat pabalik sa kanilang tinutuluyan upang maghanda sa gagawin niyang pagtugis sa mga taong may kinalaman sa pagkawala ng asawa niya. Mabilis niyang natunton sa bar si Manny. Matapos niya itong ingudngod ng ilang beses sa inodoro ay umamin na ito na maging siya ay walang alam sa tunay na pagkakakilanlan ng dalawang lalaki at upang mapatunayan na nagsasabi siya ng totoo ay handa siyang tumulong sa paghahanap sa dalawa. Mula sa buong maghapon nilang paghahanap sa dalawang lalaki ay nakita na lang bigla ni Ava ang isa sa mga ito na nagngangalang Timo sa isang baryo. Matapos niya itong sundan sa eskinita ay sinubukan siyang tirahin gamit ang isang baseball bat, ngunit nabigo ito at siya pa ang pinaggugulpi ni Ava. Pilit niyang pinaamin ang lalaki kung saan nila dinala ang asawa niya ngunit tila wala talagang alam si Timo dahil sinama lang siya ng kasama niyang si Omar na isa sa mga lalaking nagpanggap na medical rescuer. Pagkarating nito ay mabilis na umatake si Ava. Sumubok pang lumaban ni Omar gamit ang isang patalim pero naging alerto si Ava at pinaputukan niya ito ng baril. Pagkatapos nito ay mabilis siyang naaresto ng mga pulis. Sinabi naman agad ni Ava na umamin na ang isa sa mga lalaki na sila ang dumukot sa asawa niya pero hindi siya pinaniwalaan ng hepe. Kinagabihan ay dinala si Ava ng dalawang pulis sa isang liblib na lugar, bigla na lang ding naghukay ng libingan ang mga ito. Matapos niyang marinig ang usapan ng dalawa kung sino ang unang titikim sa kanya ay inunahan na niya agad ang mga ito at mabilis niyang pinagbubugbog at iniligpit ang mga korap na pulis. Agad niya ding pinuntahan ang bahay ng hepe at mula dito ay wala itong nagawa kung hindi umamin na kung nasaan ba talaga ang asawa niya dahil sa takot na madamay ang kanyang natutulog na anak. Lumalabas na binayaran silang mga pulis ng isang malaking sindikato na itago ang asawa niya sa nasabing unang ospital at tanging iyon na lamang ang kanilang nalalaman. Matapos ang mga isiniwalat nito ay wala nang nagawa pa ang korap na pulis kung hindi tanggapin ang gagawing paghihiganti ni Ava sa kanya. Kinaumagahan ay dagling pinatulog ni Ava ang isa sa mga assistant nurse na kasabuat ng doktor na si Abelard sa pagdukot sa asawa. Matapos palihim na makapasok ay mabilis na pinahirapan at pinaamin ni Ava ang doktor kung anong ginawa nila sa kanyang asawa. Sa ilang saglit ay nakita na lang din niya sa CCTV kung nasa ang sekretong pasilidad ng ospital ang kanyang asawa kasama ang mga nasabing sindikato. Umamin na ang doktor na balak ng leader ng mga ito na nagngangalang Don Lugo na kumuha ng stem cell sa katawan ni Derek upang isalin sa kanya na may malubhang kakaibang sakit na kanser. Nang pumayag ang doktor na makipagtulungan kay Ava ay nagpanggap siya na isang nurse upang makakuha ng pagkakataon na iligtas ang asawa. Bago pa man magsimula ang transplant ay kinuha ni Ava ang baril ng mafia leader sa ilalim ng medical bed at mabilis na pinaputukan ang isa nitong tauhan. Hindi na nakapalag pa ang grupo ng pinabagsak ni Ava ang mga kasama nitong tauhan sa loob ng kwarto. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay dumating na ang iba pang tauhan ng mafia na mabilis silang pinaulanan ng bala. Gumanti naman ng putok si Ava at nang marating nila ang kakaibang sekretong elevator ay dinala sila nito sa likod ng ospital. Sinalubong agad sila ng leader at nagkaroon sila ng matinding palitan ng putok. Nang nadamay ang leader sa pagsabog ng mga oxygen tank ay agad nilang kinuha ang leader upang gawing hostage paalis. Habang nasa kalagitnaan ng pagmamaneho ay nagawang makatakas ng leader at sinundan sila nito kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan. Agad silang tinulungan ni Manny na makatawid sa pangpang habang binabaril at pinapaulanan sila ng bala. Sa kasamaang palad ay tinamaan pala si Ava sa likod pero tila hindi man lang ito iniinda ng babae. Nang makasunod ang lahat ng grupo sa bahay nila Manny ay tahimik at isa-isa na palang inuubos nila Ava at Derek ang mga tauhan nito at nang matunton na ng leader ang pinagtataguan ni Ava ay nagkaroon agad sila ng matinding pagtutuos. Nung una ay nakakalamang pa ang nasabing leader pero hindi rin nagtagal ay nakabuelo na si Ava at nagawa na nitong madakma ang ulo ng kalaban habang nakatutok ang isang patalim.
Sa kasamaang palad ay dumating na ang mga pulis na nabayaran ng sindikato at sakto ding dumating na ang gangster na si Big Biz. Nang inaakala nila Ava na wala na silang takas pa ay bigla na lang tinapos ni Big Biz si Don Lugo at inutusan nito ang mga pulis na hayaan nang makaalis ang mag-asawa. Lumalabas na bagaman isang siraulong tao si Big Biz na nanggugulo sa mga turista tulad nilang mag-asawa ay hindi ito masamang tao upang mangdukot ng mga turista na pumupunta sa kanilang lugar. Sa pagtatapos ay umalis na agad sila Ava sakay ng isang bangka na inihanda ni Manny para sa kanilang dalawang mag-asawa. Special shoutout nga pala kay Ka Joseph Fishing TV. Kung nagustuhan po ninyo ang video at umabot kayo hanggang dito ay huwag kalimutan na i-like ang ating video. Maraming salamat po.